Magandang magandang araw po sa ating lahat. Guys, kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman tayo, no? May pag-uusapan na naman tayo. Kaya nga pala guys, papunta ako ngayon sa Maynila. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Commonwealth. Meron lang tayong i-deliver na item para sa aking regular na customer. Guys, pag-usapan natin ngayon yung patuloy na naman na pagbaba ng rate ni Lala Move. So mula sa 50, ngayon ay 44 pesos na lang ang kanyang base fare. So ang pentahan na lang din ay 6 pesos sa unang 5 kilometro. So 6 pesos unang 5 sa unang 5 kilometro, yan ang kwentahan. So 6 pesos per kilometer yan hanggang 5. Ngayon, pag lagpas ka na, 5 pataas, ang kwentahan na lang po niya ay 5 pesos per kilometer. Dito lang po yan sa Metro Manila. Para sa kalaman po ng ating mga kasamang rider. So malaking bagay din po yung nawala na yan para sa ating mga delivery rider nilala mo. Lalo na ngayon, tumataas na yung presyo ng gasolina. Tumataas din yung maintenance ng ating mga motor. Yung mga piyesa, tumataas. So, kailangan natin ng magandang kita, ika nga. Sana naman ay mapakinggan nilala mo yung hinaing ng ating mga delivery driver. Medyo kinabahan tayo doon, Paps. Akala ko paparahin tayo. Pero wala man tayong violation. So, meron silang operation ngayon. Pinagsanib ng pwersa ng HPE at ng MMDA. So, ingat mga Paps. Kailangan na maging maingat po tayo sa ating pagmamaneho. At laging handa dapat ang ating mga papeles, ang ating mga OSIR, lisensya, siguro din yung dala-dala nyo. So, tuloy natin ang usapan mga Paps. Ayun nga, patuloy na pagbaba ng rate ni Lala po. Karamihan na nababasa ko sa mga post comment ay hindi naman nagre-reklamo ang karamihan rider na sa pagbaba. Walang problema sa kanila yun. Ang problema lang ay umaba na ang rate na apekto ng mga rider, pero ang komisyon ni Lala mo ay ganun pa rin na natili sa 20%. So, nakikiusap ang mga kasamahan natin na mga delivery rider na sana kahit paano magbawas din si Lala mo na kahit na magkano, halimbawa 18 or 15%. So, yung 5% na nawala, ipatong na lang sa atin para naman na makatulong sa atin, no? Kahit paano, malaking bagay na rin yan. Siguro mga papuset na lang panapataon natin para manawagan o makiusap sa management ng lalaki. Sana na mapakinggan yung ating mga simpleng hinahing na kailangan nilang talagang pakinggan. Mas maganda magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng management ng lalo at ng kanyang mga partner, tayo mga delivery rider. Maganda mag-usap-usap tayo. Patibahin natin yung ating relasyon, yung ating komunikasyon, no? Para sa ganun na maging maganda ang samahan natin ng partner. So, pag nakita yan ng mga tao, ng mga customer, eh siguro lalo pang dadami yung customer na magbubok sa atin pag nakita nila na ang management at ang mga lalagong delivery rider ay nagkakaisa. So, nagtutulungan, nagbibigayan kasi partner na. So, mag-change topic naman tayo mga Paps. Ito lang mga nakaraan, no?
marami na naman tayong mga kasamahan na biktima ng modus ng mga scammer, no? Mag-iingat po tayo sa kanila kasi pinag-aaralan din kung ano yung ating galawan. Mas maganda, pag-aralan din natin sila kung ano yung kanilang modus. Pagka sa ano, kukontrahin natin. Ano nga ba maiwasan yung modus na yan? Siyempre, unang-una kung gusto mo, kung ayaw mong ma-scam, iwas ka sa mga paabono hanggat maaari. At saka, dapat mag-aabono pa lang. 2,000 lang, may 2,000 lang, magkaroon ka ng 1,000. Kasi, pag nag-aabono pa ng 3,000, 5,000 na ako nakapakabigat niya pag nag-aabono pa. At saka, ang payo ng iba nating mga kasamahan, sabi nga, pag meet up, ay cancel na. Kung magkakaroon kayo ng paabono, eh mas maganda yung malapit sa yung mismong bahay o kaya yung mismong shop, kumbaga sa ano, para kung maluwak man kayo kay drop off, meron kayo babalikan. At maging alerto rin tayo, lalong-lalo na yung booking nyo 7-Eleven, no? Maging alerto tayo dyan, lalo na sa 7-Eleven meron kayong babayaran na anong tawag dito, papakash in sa inyo, may aabonohan, magbabayad ng bills. Yun, medyo mag-isip-isip tayo doon para hindi tuluyang mawala yung ating pinaghirapan. Ito yung mga ilang payo ng ating mga kasamahan na delivery rider pagdating sa paabono. Ito, pagtsagaan yung basahin mga paps, no, para sa inyo lang ito. So, ilan lang yan sa mga payo ng ating mga kasamahan. At meron pang mga kasamahan yan, ito. Di ba pwede walang abono para wala nang scam? Hindi dapat kinukuha ang paabono, paps. Awa kayo sa mga sarili nyo. Hirap kitain ng pera ngayon, tapos mawawala lang ng saysay. Mawawala lang ng saysay. Isip-isip, sabi nga. Ito pa, isa. Laging tandaan mga boss, pag mag-aabono kayo ng pick up sa bahay or sa store awit sa meet up, okay lang mag-abono kahit malaki, basta sure mo ang item na pasok sa price ng abono mo. So yun mga paps, siguro hanggang dito na lang itong video na to. Sana sa susunod ulit, no? Kita-kita ulit tayo. Patuloy tayong gagawa ng mga reaction video na kagaya nito. Sana kung nagustuhan nyo yung topic natin, ay paki-like lang po at mag-comment din po kayo. Ilagay nyo po kung anong gusto nung, anong kung gusto natin na pag-usapan tungkol kay Lalabog para kasama po kayo sa ating mga usapan. So maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng nagtsagang manood sa ating pag-uusap na ito. Sa video na to, salamat sa inyo. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa Gmoto TV Vlog. Sana mga paps, okay magsawa. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. At sana ay mapakinggan na tayo nilalamog lahat ng ating mga hinahing. Mga hindi pa po nakakapag-subscribe mga paps, sana subscribe na po kayo sa Gmoto TV Vlog. I-share na rin po kung kinakailangan pong i-share ang ating video. Ayun, so hanggang dito na lang tayo mga paps, no? Sa susunod ulit, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat.